Hello mga bata! Welcome to Chikanya for Kids Online Sunday School. My name is Teacher Teresa. Ang Bible ay isang malaking libro na maraming malalalim na salita. Ngunit, alam nyo ba na ang Bible ay hindi lang para sa mga nakakatanda? That's right! Para din ito sa mga bata at maraming bagay dito ang gusto ng Diyos na malaman mo. Mga bagay na pwede mong i-memorize at panghawakan sa iyong buhay. Dahil para sa Diyos, ang mga bata ay sobrang importante. Isang araw, ang mga batang katulad natin ay dinala kay Jesus para sa kanyang blessing habang siya'y sumasagot sa mga katanungan tungkol sa pamilya. Akala ng mga disipulo na maaabala ng mga bata si Jesus at sinabi sa kanila na umalis. Ngunit, gusto ni Jesus na pumunta sa kanya ang mga munting bata. Matthew chapter 19, verse 14. But Jesus said, "Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven." Katawang tao at nanirahan dito sa mundo, maraming mga tao ang sumunod sa kanya. Ang iba ay gustong makinig sa mga bagay na kanyang sinasabi. Ang iba naman ay gustong makita ang mga kamangha-manghang mga bagay na kanyang ginagawa. Ang iba naman ay pumupunta para makipagtalo sa kanya. Ngunit, sa particular na araw na ito, ang ibang tao ay pumunta para makita si Jesus sa ibang kadahilanan. Ang mga taong ito ay ang mga nanay at tatay na gustong dalhin ang kanilang mga anak kay Jesus. Ang mga magulang na ito ay narinig ang tungkol kay Jesus at sa mga kamangha-manghang bagay na kanyang ginawa at sinabi. Gusto nilang makilala ng kanilang mga anak si Jesus. Ang mga bata marahil ay sobrang excited. Siguro sila ay maiingay, makukulit, tawanan ng tawanan, at malakas kung magsalita dahil sa sobrang excitement. Siguro, nagsisitakbuhan sila papunta roon. Siguro, napaka-wonderful talaga na ma-experience at makilala na rin nila si Jesus. Nung dumating na ang mga magulang at mga bata sa lugar kung nasaan si Jesus ay nakikipag-usap sa mga matatanda. Ang mga disipulo ay nakita silang paparating. Siguro sila ay nagtatakbuhan at nagtatawanan. Siguro naisip ng mga disipulo, paano nagawa ng mga magulang na ito na magdala ng maingay na bata? After all, napakahalaga ng mga sinasabi ni Jesus sa mga matatandang ito. Dapat hindi siya maabala.
Hindi gusto ng mga disipulo na mangambala ang mga bata. Sinuway sila ng mga disipulo at marahil sinabi sa kanilang mga magulang, "Huwag po kayo dito, ba, mga bata dito." Iniisip ng mga disipulo na hindi na kailangan pang mag-abala sa mga bata ni Jesus. After all, mas maraming importanteng bagay na dapat siyang gawin. Ang mga magulang at mga bata ay biglang sobrang malungkot. At sila ay tumalikod at nagsimulang maglakad paalis. Ngunit, napansin ni Jesus ang pangyayari. Nilagpasan niya ng tingin ang mga matatanda na nakatayo sa paligid niya. Pinanood niya ang mga disipulo na pinagsasabihan ang mga magulang at tinatabuy ang mga bata. Pinanood niya ang mga magulang at mga bata na nagsisimulang umalis. Bagsak ang mga balikat at nakayuko sa sobrang lungkot. Hindi na nila makikita si Jesus. Hindi nasiyahan si Jesus sa nangyaring ito, sa unfair na pagtrato ng mga disipulo sa mga bata. Siya ay nagalit na pinapalayo nila ang mga bata kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag niyo silang pagbawalan." Ang mga bata at ang kanilang mga magulang ay huminto. Sila ay bumalik dahil gusto ni Jesus na makita sila. Ngayon, ang mga bata ay marahil nagkaroon ng sobrang laking ngiti sa kanilang mga mukha. Gusto silang makita ni Jesus. Binuksan ni Jesus ang kanyang braso para i-welcome ang mga bata. Lumingon si Jesus sa kanyang mga disipulo at sa iba pang mga nakakatanda. Ang kariyan ng Diyos ay nauukol sa mga tao katulad ng mga batang ito. Ang ibig sabihin ni Jesus ay kung paano mahalin ng mga bata at pagkatiwalaan sa Jesus ay dapat ding tularan ng mga nakakatanda kung paano daw pagkatiwalaan at mahalin ang Diyos. At niyakap ni Jesus ang mga bata at hinagkan niya ito. Pinatong niya ang kanyang kamay sa kanilang ulo at nagsabi ng mga loving words sa mga bata. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Ang ibang mga magulang marahil ay dinala ang kanilang mga baby kay Jesus. Kinuha ni Jesus ang mga baby at kinarga sila at ngumiti sa kanila. Ang mga toddler, marahil nagsiakyatan sa kanyang mga binti, niyakap at hinagkan ni Jesus ang bawat isa sa kanila. At pinagpray sila. Ito ang araw na hindi makakalimutan ng mga batang ito. Hindi iniisip ni Jesus na ang mga nakakatanda lang ang mga importante. Para sa kanya, ang mga bata ay importante din. Ang sabi sa Bible, ang bawat tao ay importante sa Diyos. Ano pa man ang estado sa buhay, edad o karamihan. Kaya naman, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan upang hindi tayo mapahamak sa impyerno. Kung ikaw ay hindi mo pa alam kung saan ikaw patungo kapag ikaw ay namatay, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Pagsisihan mo ang iyong mga nagawang kasalanan, i-repent mo ito sa Panginoon. At pagkatapos ay mamuhay ka na sa naaayon sa Diyos. Kung ikaw ay matagal nang mananampalataya kay Jesus, i-share mo din si Jesus sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo. Sabihin mo sa kanila na importante sila sa Diyos at mahal sila ng Panginoon. Maraming salamat, Junior, sa inyong pakikinig. I hope na meron na naman kayo natutunan sa ating bagong story. Don't forget to read your Bible. Don't forget to pray. And always obey your parents. Hanggang sa muli! Bye-bye! See you next week!